Yon, what's up mga kabikers, and welcome back uli sa ating YouTube channel. So for today's vlog, mayroon tayong iba bike check, Kona na Pulsos. So tara, alamin natin yung mga specs nito at ang presyo nito. Let's go. Ito yung Kona Pulsos. Ayan, yung pinaka brand nito is Kona. Ito, sa down tube. Mayroon siyang mga design sa kanyang decals, oh. Ayan, oh. Diba, ang ganda ng design ng kanyang decals, oh. Diba? Ayan, ang ganda ng mga disenyo. So, glossy siya mga kabikers na yellow-orange. Pinaghalong yellow-orange ang kulay. So, dugtungan, ayan, ang mga hinang, oh. Kitang-kita yung mga kaliskis ng dragon. Tapos dito sa seat tube, ayan, mga kaliskis. Ayan yung mga hinang pati sa baba. So ang size nito is 15 inch. Kung napapansin nyo, maliit po ang kanyang baterya, small, di ba? So ito yung joint ng o connection ng rear suspension. So sa chainstay, ayan, may Kona dito na brand. Tapos ito na yung pinaka chain protector, itong kulay black. Ayan, pagka pumalo yung kadena dyan, ayan, napoprektahan itong chainstay. Okay, dumako tayo dito sa kanyang cockpit. Yung headset nito is Kona, yung stem is Kona. Oh. So ang size nitong stem, ang haba nito is 50 mm. Okay, so ang kanyang handlebar from Kona na 31.8 mm by 710 mm. Okay, so yung haba ng handlebar is 710 mm. So yung taba nito is 31.8 mm. So sandal grips nya, ayan, from Bazooka. Pero mayroon na siyang issue, punit na, oh. Maganda ang kanyang handle grips, nga lang mayroon ng issue, punit. Hydraulic brakes nito from Stroker Trail. Ayan, oh. Diba, kakaiba yung hydraulic brakes niya mga kabikers. Grabe, napakalupit nito. Tapos yung shifter nito is Shimano Jori. So yung cup nito FSA dito sa baba. Pero yung headset kasi dito, yung cup din kasi dito is Kona. Tapos naka air type na yung suspension nito. So naka black stanchion siya mga kabikers, oh. So ang brand ng kanyang suspension is brand Bummer. Ayan, oh. Oh. Dito sa lower niya, ayan pa, brand Bummer. So grabe ang taba ng lower niya. 44 ang outside diameter nito. Ang haba ng stanchion nito is 180 mm. So ayan, naka true axle na siya. So ang size nitong rotor is 200 mm. So, dumako tayo dito sa kanyang crankset o drivetrain. So ang kanyang crankset na kinabit dito is race face, ayan, no? Right, DH race face. So mayroon ba siyang cover sa kanyang plato, ayan, no? Solid na plastic from E13. Tapos pedals nito naka clutch na from Shimano. Kung napapansin nyo, yung plato nito is from race face. Ayan, sana makita nyo race face. Tapos ang ngipin nito is 36 104 BCD. Sana nakita nyo. And then naka lutik na yan from wrist face. So may mount sya dito. So ganun din sa likod, yung rotors nito is 200 mm. Yung hubs is from Shimano, syempre naka quick release. So yung RD nito from Shimano SLX. So ang setup nito is 1x9 speed. Tapos naka cassette type na to. So yung kadena lang medyo luma na talaga. Ayan, kinalawang na, pero from Shimano to. So ang brand ng gulong nito is Maxxis na 26x2.5 ang kapal ng mga knobs niya, oh. Pang trail talaga siya, pang downhill, di ba? So ang rims nito, Alex rims na DM24. Ganon din sa unahan mga kabikers, o sa harap na gulong. So bago pa ang kanyang gulong,
Kita nyo naman, no? Ang kapal ng knobs niya. Diba? So, naka-presta yung mga valve nito. Pero hindi pa siya naka-tubeless. So, dito tayo sa kanyang rear suspension, mga kabikers. Grabe. Ang laki ng rear suspension niya. So, ang size nito, o ang haba nito is 150 mm. Ayan. So, mayroon pa siyang sticker dito. Ayan, Kuna Climb. DH7005 aluminum. So, ibig sabihin, yung ginamit na materials nito is 7005 na aluminum alloy. So, yung seat post clamp from Kuna pa rin. Yung seat post Kuna. So, 30.0 mm by 350 mm ang seat post nito. So, ibig sabihin, yung haba ng seat post, 350. Tapos, yung outside diameter nitong seat post is 30.0 mm. Yung saddle, WTV. Ayan. Wala pa siyang issue sa kanyang saddle. Although, siyempre, matagal na siyang nakatambay. So, medyo paid na siya. Pero, 100% goods na goods pa ang kanyang saddle. So, presyo nito, 48,000 pesos. Ayan, no? So, pwede pa naman kayong tumawad dito sa Kuna Stingray. Yun, mga kabikers, mayroon ba tayong isang ipabike check dito? Kuna din ang brand nito na Pulsos o pang downhill. Ayan, no? So, tara, alamin natin yung mga pisang nakakabit nito at saka ang presyo. Let's go. So, ulitin ko, ang brand nito is Kuna na Pulsos or pang downhill. So, model nito is top. Ayan, mayroon pa siyang decals dito, letter key. Dahil Kuna siya, siyempre letter key. So, ang kulay nga pala nito is silver and matte black. So, ito ang bracket ng connection dito sa kanyang rear shock. Chainstay, kulay black. Tapos dito sa chainstay, ayan, silver. Tapos ito ang brand niya, Kuna. So, chain protector tong kulay black na to, ah. So, visible ang hinang nito, mga kabikers, oh. Pati dito sa seat tube, yan, visible. Mga dugtungan, lahat ng mga dugtungan is visible. Kitang-kita yung kaliskis ng dragon. So, yung mga kable nito, ayan, dito dumaan sa top tube. Ito yung cable ng shifter. Tapos, ito naman sa hydraulic brakes niya. So, mayroon siyang isang mount dito sa down tube. Tapos, brand ng stem is from Choga. So, carbon ludi ang kanyang handlebar, mga kabikers, oh. From Monkey Light Eston DH. So, ang haba nitong handlebar is 680 mm. So, ito ang kanyang handle grips. So, wala tayong nakita ang brand kung saan siya galing. Pero maganda, kapit na kapit sa kamay. So, yung shifter nito is from Shimano Diori Mega Drivetrain. Tapos yung hydraulic brakes from Hayes. So, kakaiba ang kanyang cable hose, oh, sa kanyang hydraulic. So, may decals dito na Kuna o ang kanyang brand Kuna. So, yung crown nito is alloy na. Ayan. Tapos yung arc, alloy pa rin. So, ang taba ng stanchion is 32 mm. Yun, meron tayong dalang panukat. Tapos yung lower, ayan, 40 mm. Sukatin lang natin yung tinidor niya galing dyan. So, ayan ang sukat ng kanyang tinidor na pang downhill, 740 mm. Okay. Sa kanyang travel dito, 170 mm. So, naka true axle siya. Ayan, no? So, quick release. Siyempre. Tapos yung hubs nito, wala tayong nakitang brand. Inikot-ikot na natin. Wala tayong nakitang brand. So, ang brand nga pala ng tinidor nito is Bummer na Junior Mazusi. Tapos, ang sukat ng rotors nito is 200 mm. Yung outside diameter niya. Yun ang kanyang hydraulic brakes o brake caliper from Hayes. Pareho lang din sa kanyang brake lever, ang brand. So, dito sa kanyang gulong is brand Choga.
na 26 by 2.50. ayan, White Tiger, diba? Tapos ang kanyang rims, Mavic na D321 Des. Tapos may eyelet na siya, and then naka-presta yung valve. So kung napapansin nyo ang kanyang knobs, ang taba, simple pang downhill siya eh, di ba? So ayan ang kanyang brand, no, Tuga, nakatatak talaga dito sa gulong. So ang size nga pala nitong rear suspension niya is 140 mm, ayan, no. Okay, tapos ang taba, sukatin na natin kung gaano siya kataba. May mga panukat po tayo, may panukat tayong dala. So ayan, nasa 50 yung outside diameter nito, ayan, 50 mm. So yung taba nito 50 mm, tapos yung haba is 140 mm. So ang brand nga pala nito is Fox Racing Shocks Vanilla RC. Oh. So ang crankset nito is from Trubative ISIS Drive Hasfield. Dual side na ang kanyang pedals from Click R, made in Malaysia. Okay. Ang plato nga pala nito, mga kabikers, is 42 feet. Ayan. So mayroon pa rin siyang nakakover sa kanyang plato na aluminum alloy. Sa likod ganun din, may cover na aluminum alloy. Tapos ayan, may guide pa siya, oh, para hindi tatalon talaga ang kadena, di ba? Oh, pati sa baba may roller pa siya. So bago na ata ang kadena, ayan, brand Shimano. Ayan ang kamay ko. Okay lang yan. Mayroon siyang bridge dito sa kanyang chainstay. Tapos bumaba, hindi diretsuhan. So hindi pantay pala ang chainstay nito, mga kabikers. Ayan. Ito dito na side, sa right side bumaba siya. Doon sa left side umangat. Kaya yung bridge dito, ayan, naka slope. So halotik na yung bottom bracket nito. So dito sa kanyang RD, ang nakalagay o ang nakakabit is Shimano Giori XT. Ang setup nito 1x9 speed. So 42 ang plato, tapos 11-32 naman ang kanyang kasit sprocket. So ang size ng seat post, ayan, 30 mm. Okay. Pero yung haba, wala tayong idea kung gaano siya kahaba, dahil di natin basta-basta matatanggal ang kanyang seat post kung wala tayong Allen rings. Ayan. So ang brand ng seat post, Interlock. Tapos ang kanyang saddle is brand Tuga. Ayan, ang haba ng kanyang saddle, oh, kung napapansin nyo. So sukatin na natin yung saddle. Nasa around 320 ang haba ng saddle. So presyo nito 58,000, mga kabikers. So yun, mga kabikers, kung trip nyo tong full source na bike dito o downhill, visit na lang kayo dito sa Ace Motor. So ang kanilang exact location, contact number, andyan naman po sa description ng video or andyan sa comment section. So mamili na lang kayo dito sa dalawang kuna, either yung kuna na Stingray or itong kuna na Stab. So hanggang sa muli, see you on my next video, and ride safe, the bikers. Another outdoor and cycling attire for MTV, the Trail Man. Suwabi ang locks at matibay ang fabrics, kaya sa rides mo, e-trail man mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS